there was you making dollars, using the situation to earn a lot of money from me. What's up, Budlang people? Good day, everyone. My name is Luim Chu, ang creator ng channel ito. Welcome to my channel. So, for today's video, but before that, but before na pag-usapan natin yung topic this day, I would like to inform you, kung bago ka sa channel na ito, please consider liking, thumbs up, and then hit mo na rin yung subscribe button, and also hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko, kagaya ng mga updated videos and then more information about YouTube. Daming amigas. Ang video na ito ay walang edit. Char. Merong edit. Konti lang. Before anything else, demonetization sa topic this day about the base, about the very trending and very popular happenings all over the world, which is very pandemic. Alam niyo na yun, yung ano, yung letter V ba? Bawal pag-usapan, I mean, pwede siyang pag-usapan sa YouTube, yung letter V na si letter C, pwede siyang pag-usapan, pero demonetize yung video mo. Hindi ka maaaring kumita sa video na iyon. Bakit? Okay, for so many reasons, but the biggest reason kung bakit pag-usapan or bakit demonetized yung video na yon is to avoid trivializing the situation. Kasi guys, kapag trivialize ang isang situation, ginagamit yun ng mga tao for leveraging para kumita, and then in the expense na maraming nagsasuffer, maraming nasasaktan, maraming nagkakasakit, and then there was you making dollars, using the situation to earn a lot of money from it. Tama ba nakikita sa isang video pinag-uusapan ang letter V, and then everybody is suffering, or most of the people are suffering, and then is it really good or it is bad? Suko na ko. Na. Amo ha? Pago mo ron. Bisaya Arab ako. English lang ko dire kay I like it. I like it, baby. I like it, baby. So, guys, yan yung pinaka reason kung bakit demonetized yung video na yan. Kaya I am telling everyone to no more talks about it. Huwag niyong pag-usapan sa live stream. Huwag kayo mag-upload ng video na ganyan. Kasi sayang lang yung effort niyo. Mas mabuti pang gumawa kayo ng mga video which yung good vibes, yung mga good vibes, yung mga nakaka-inspire na mga video. Kasi in that case, you are alleviating the pain of other people. Bawal na ngayon yung lumabas ang mga tao eh. So in YouTube, in the part of YouTube, they were able to alleviate the situation at nakakatulong sa mga tao na hindi ma-stress. Kasi kapag ang videos na yan is pushing and make trivializing on it, people will only be suffering. Kaya inaalaw yan na pag-usapan sa mga doktor, sa mga news televisions. Sila lang yung ano, mag-usap doon. Huwag na nating i-stress ang ating sarili. So, is the issue being answered? If yes, thumbs up. If no, thumbs down. No, only yes. So, guys, on the other hand, pag-uusapan natin yung
videos na the monetization program sa YouTube, which are the dollar signs, yung clear dollar sign, green dollar sign, yellow dollar sign, and then black dollar sign na may diagonal, and then red dollar sign na may diagonal. So first things first, una yung dollar sign na clear ang color. Ang ibig sabihin po niyan, guys, is hindi enabled ang ads sa isang video mo. So this is very beneficial to YouTubers na pasado na sa YouTube Partner Program, which has 1,000 subscribers and then 4,000 watch hours sa kanilang channel. So all you have to do is to go to YouTube Studio and then click the video and then edit the video and enable the monetization, and then boom, para naning biyang ganyang katawa, boom. So yan, ma-enable na yung ads mo. Number 2 is yung color yellow na ads. Color yellow na ads is the demonetization sa YouTube. Meaning to say, pwede na, kasi yung green, guys, yung green na kulay, yung color ng dollars, which means, ano yan, monetized. Meaning, there is ads and then there is existing ads and then kumikita ka talaga sa green. Kasi sa traffic light, yung color green is go. Ganon din sa YouTube. So, on the other hand, talking about yellow, which means demonetized. Noon, you can apply for a grievance or a complaint sa YouTube kapag ang video mo ay yellow. Ngayon, hindi mo na maa-apply kung ang video na yan ay hindi umabot ng 1,000 views. Only kung 1,000 views na ito, tsaka ka na maka-complain, and then you sabihin mo sa YouTube, oh, but hindi ito monetize, eh, gwapo naman ako. Oh, YouTube, bakit hindi ito monetize na wala naman akong explicit language, wala naman akong barrel na pinakita, wala naman akong kung ano-anong pinagsasabi dito, wala naman akong abuse sa mga bata, sa mga babae, sa mga tao. So, YouTube will then agree, oh, okay, I will review that one, and then later on we will find out kung totoo ba ang sinasabi mo. Kasi guys, kapag yellow yung YouTube dollar sign, meaning to say, meron kang maling ginawa. Either may abuse, may mga explicit language na sinasabi mo, and then yan ang reason na demonetized yan. So what are you going to do? Complain if may 1,000 views ang videos na yan. So we are done with the clear color dollar sign, yellow dollar sign, and then the green dollar sign. So we will go to the black dollar sign na may diagonal. So ang ibig sabihin niyan, guys, is you cannot monetize that video kasi may copyright claims. So what is copyright claim? Copyright claim, guys, is gumamit ka ng isang video na hindi sayo without a permission. Ibig sabihin, ginamit mo yung video, hindi sa'yo, or gumamit ka ng music na hindi sa'yo, tapos hindi ka nagpaalam. Ganun lang po kasimple yan. So, how are you going to escape from that? Simple. Kunin mo yung video na yan, upload your own and make your own, use non-copyrighted videos and music for you to be able to monetize that video. Naka-encounter ako ng ganyan, gumamit din ako ng mga copyrighted na material. Ang ginawa ko, in-erase ko talaga para walang kwenta rin eh. So, I am done with the black with slash char. Next is yung red na dollar sign na may red na dollar sign na may slash. Meaning to say, ibig sabihin that you cannot or strictly not cannot be played that video kasi copyright strike yan. Copyright strike, if you receive copyright strike for 3 times, your channel will
Get lost. Mawawala yung channel mo, pre. Baby girl, makinig ka. Kapag nagkaroon ka ng 3 copyright strikes, your channel will get lost. Boom! Parang nanny, biyang ganyang katawa. Ganun lang kasimple. I have 1 copyright strike and then... Ang sama-sama. So... And then the world will not be able to see that video because it will be taken down by YouTube. So, I think nalaman ninyo ang mga reasons kung bakit demonetized yung isang video ninyo. So, I think I have to go for now and then have a break, have a KitKat, bye-bye.